ফাইটিং না? Cái đấy sẽ là một mình một tí hoặc nên có ăn đấy. Ok. So, ok đã, cái Yes, đã sir. Yes, Ok, so, as I said, importante kayo ang carbon. Okay. Predominantly, we are made out of carbon. So, but carbon in nature, dili man na siya murag organic kay siya. Tapos, halos wala tayong makuha eh. Wala tayong makita ang something murag hugaw sa carbon. Okay? Mahimo lang siyang hugaw pag mali siya pagagamit, no? So, I mean, hugaw atong waste ba? Like, kung sunugon siya, it could become, if not properly burned, mahimo siyang carbon monoxide, which is problem kay waste mga carbon monoxide. So, as far as possible, properly combusted para mahimo siyang carbon dioxide. Then, magamit lang siya for, mara siya, photosynthesis, no? So, inga na ang kuan sa carbon. Ang problema lang nato sa carbon, if dili na to siya ma gamit og tarong as we like dispose it or use it, ang problema is tawag ani pag mahimo siyang greenhouse gas like makauban niya tong uban nga which is for example diha ang carbon monoxide no so mahimo siyang mag-accumulate siya o mahimo siyang waste di siya magamit di siya mabalik sa cycle so pure carbon would yield as diamond so gwapo kay siya ang akon unsa lang kanindot saya is marag ideal kay siya nga element to work with other important elements so that little by little it would become a founding molecules to ano para mabuo ang isa ka living organism okay so nga na sa example na to dali. So for example graphite has carbon chlorophyll has carbon DNA has carbon diamond is a pure carbon of course protein has carbon and salt is not a wala siya carbon so tanaw na to ang kung ano ang mga inorganic materials represented by salt mas dali sila ma tawag ka na ma disintegrate no like bisag hangin lang gani o say mahitabo sa kanang bugnaw nga hangin ang salt di ba mabasa siya and ma-dissolve di ba so dili kay siya tawag ka ni strong no? So of course ang graphite which is a type of bato man na siya no so pag siguro i-overwhelm nimo siya o water with pressure of course brittle siya mabuak na siya no over time but for example diamond which is stronger and pure carbon so lig-on gid siya but still there are ways to cut that diamond no but unsa tong mga strong kayong carbon base na mga molecule which is intricate and na siya kanang murag mechanism ba nga almost iyang i-defy ang law of physics no for example DNA so ang DNA is tan-aw nimo di ba tan-aw niyo observation niyo sa diamond guys kay parallel man siya then uniform ang iyang alignment tama no uniform ang iyang distribution sa carbon kay for
electron man ang valence sa carbon. So mo nang ang iyang structure mo siya pa square square nga na para mabuong sa ka diamond. Pero ang DNA which is daghan po sa carbon dili ing ana but stronger siya, no? But ang diamond strong gihapon, pero kano mas stronger ang DNA? It's because as I said, pwede niya i-defy ang law of physics which is like mas almost law of gravity, no? Kay dako kani siya nga element. Tanaw nimo unsa siya ka intact, unsa siya ka tightly packed kumpara sa diamond. But still, no matter how big molecule DNA is, kaya siya i-contain sa isa ka nuclear isa ka nucleus sa isa ka cell which is very small, no? So unsa ang kuanha, unsa nahimong reason nga mapack siya dito nga gamay kayo bisan sa unsa niya kadako nga molecule? It's because of the interplay of protein para and a type of chemical charge ka na siya, no? Kay very negatively charged man ang DNA because it's deoxyribonucleic acid, no? So pag i-deoxify nimo siya, gitanggalan nimo siya og oxygen, so nahimo siya negatively charged kay positive charge man ang oxygen. So deoxyribonucleic acid makes the DNA very negatively charged and mahimo siyang reason, mahimo siyang mapack siya, tightly packed, and it can be contained in the ano, the nucleus of the cell. So that mechanism would totally make the difference, no, and establish like the difference between non-living carbon and living carbon. Okay, nasabtan ko niyo guys, no? So naay behavior ang isa ka living carbon, isa ka carbon nga nasa isa ka living organism kumpara sa carbon which is pure carbon pa gyud nga na lang sa environment and not part of a living system. Nasabtan ko guys. So muna iya nakadako ang role sa carbon sa isa ka living organism. Okay? Gets nakuha ninyo? Walay mo ik dia ik walay mana wala ka kuha guys. Okay, so organic compound basta na carbon, most of the time organic compound, but as I said, not carbon dioxide, it's inorganic. Okay, so sa mga inorganic na mga substances, no? So we need oxygen, we need water, no? And other minerals, but they are inorganic, no? So we cannot live of course without inorganic materials, no? Hypocrite na po kita. Oh, I am pure organic, I love organic na foods nga na, no? So dili na siya pwede. Kay ang water pa lang dan, it's inorganic, no? So dako kayong role sa inorganic materials because inorganic materials are form of nutrients, subsistence of our body, nutrients, no? Kada pinitang nutrients, these are the things that we are not capable of producing. Like we can synthesize protein because of the protein synthesis na ability sa isa ka cell, but we cannot synthesize salt, we cannot synthesize oxygen. Okay, we can release carbon dioxide, but we cannot have it without the presence of oxygen. So everything that is getting inside our body, which is at the same time useful, is ginatawag na siyang nutrients. Guys, basta useful siya, nutrients. Pag di siya useful, di siya matawag na nutrients. Kung siya gamit, no? Like alcohol, drugs, unsa pa na. So di siya magamit. Extra nga sugar, no? Sobraan ka sweet. Okay, so di na po na siya magamit. Okay? Nasabtan guys? Ngawa po doy. Sana ko check na ko na. Okay, so
Continue ta. So molecular unit, so natay kano katong kwan units no. So depende sa kadang kwan. Ang isa ka unit is katong complete unit nga masulti na to nga tama kani. Stable no. So isa ka unit tinatawag na siya og monomer, no? Simple organic molecule. So isa ka unit. Kung duha siya, it's dimer. Two identical monomers or bisa siya diri identical but chemically identical but ang ihang kwan is kinahanglan almost kinahanglan parehas siya og molek ng content of matter. Okay. Then, hindi na guys, kenapa ni sulod? Balik, cha balik. Okay. So biomolecules now we have money upat importante kay ang biomolecules sa atong lawas no? Or naa sa isa ka living organism. Okay? Carbohydrates, lipids, protein, and nucleic acid. So direkta pinakalab na to tanan carbs. Okay? So ang carbohydrates of course naay carbon no? So organic man siya so naay carbon, hydrogen and oxygen. No? So kini lang tulo ka alphabet ang naa sa carbohydrates. So, bisan pag unsa na siya kadaghan na cake, bisan pag unsa na siya kadaghan na asukar, mao lang gid na siya ang matter nga nag-consist, matters na present in every molecule of carbohydrates. No? So, sweet ang cake but there's nothing special about it. Nasabtan guys? No? So, ang cake, ang pan, ang kanon, ang unsa pa na biscuit. So lahi-lahi na siya ang form but there's nothing special about them chemically. But they are special in a way because of how it is like prepared or cooked nga na. So dito na siya magka-gain og value. But when it comes to the energy nga to makuha diha, lahi-lahi ay what parehas lang gina siya no. So mo nang usahay murag maghinukto ko pag ang kanang masublaan ko carbohydrates kay ang musudan kay pansit niya daghan kay kanon no. So ingon ba nila pag masub daghan kay kaono na rice sa buntag most probably sa puton ka tibok adlaw pag dili mo siya ma grind og tarong kay daghan kay kag energy no. So sobra-sobra kayo o production sa imo ang serotonin which is a hormone nga murag negative ang tawagan na ba murag murag na mag-carry og mga negative thoughts and reaction o ingana okay so there's nothing special about kadang klase-klase nga carbohydrates na pagkaon base no. Kay pareha lang gid na siya nga ano elements na diha. Okay? So nakadepende siya karon kung asa siya gigamit ang carbohydrates no. Because there are carbohydrates nga 3 carbons, 5 carbons and 6 carbons no. So ang 3 carbons, these are the carbons present in the plant during photosynthesis no. So ang 5 carbon mo na siya ang sugar nga nagka-support sa atong DNA. Kaya katong DNA kay kwan man na siya. Phosphate group, sugar group and then nucleic the nucleotides no katong katong ginatawag sa inyo ang science sa una sa high school o elementary o but na mas elementary katong ATCG adenine cytosine guanine adenine thymine cytosine and guanine ingana no? So mo na siya ang naggunit sa genetic material ang pentose. So unsa ang atong ginakaon? It's hexose no. Atong 6 carbon
carbs or carbohydrates, no? So which is glucose, fructose, galactose, no? So one type of dimer that we have, this is the dimer, I don't know, not we have that we eat, no? That we use, okay? So mo siya atong dimer. Ay not dimer but monomer or units, no? So nakadepende karon kung kung monomer siya, it's monosaccharide, no? Pag dimer siya, disaccharide. And pag polymer, it's polysaccharide. So pag monosaccharide, glucose, fructose, galactose, no? These are the type of carbohydrates, kadali siya i-burn. Okay? So familiar mo sa hummingbirds, guys? Hummingbirds. Okay, kita na mo hummingbirds sa kan. Of course, batay hummingbirds sa Philippines. Ang nasa to adre, ang counterpart ka tong sunbird, which is ito, tamsi, no? So, kana sila, ang nila ginakaon is glucose, no? Kay nectars naman nila ginakaon. So, that's the very reason why ang hummingbird is agile kayo, mulupad, paspas kayo mo flap ang iyang pako, no? Kay hyper sila. But the problem there is, dali lang po nila i-burn. No? So, siguro, mara siya ka ng engine ba nga, nagamit siya og highly combustible or easily combustible na source of energy or gas or fuel that makes it run fast. So the very reason why ingana ang mechanism sa isa ka hummingbirds because glucose can be burned easily. Mo nang pag gutmon ka tapos ni tilap lang ka og honey. Gutom lang yapon pa kataod-taod but murag na siya murag relief for a few minutes nga ano so dikit siya na ito nabusog yun like satisfactorily busog no atong bugat nga busog no so fructose these are sugars nga makuha nimo sa fruits and galactose makuha nimo sa pure na milk no atong pure na milk so mo ato siya to like sa breast milk or siguro sa mga dairy products nga katong sugar-free pa siya. Okay? So pagbahin mo siyang disaccharide mo tong sa mga formula milk katong mga magkalibanga. Ano magkalibanga ang bata o kinahanglan siya resitaan sa doktor og lactose-free nga ko ano nga na gatas. O say idea guys. Nga nung kinahanglan lactose-free ang bata pag magkalibanga di siya makauyon sa gatas. Ang lactose na bilong siya sa disaccharide. O say idea guys. Kung magkalibanga ang bata o kung magkalibanga ang dagko, unsay ipakaon? Saging, sir. Saging diretso. Unsa pa si Pilipod? Na-upload. Upload. Dietag na tablet. Dietag. Painom mo bayaba, sir. Ipakaon ang ipakaon. Dili pa ino. Ay, no, sir. Lugaw. Lugaw. O sige, balik ta. Ang pangutana, kung magkalibanga ang bata, anong lactose-free ang ipakaon sa iyaha? Ay, padidi. Tara man, lactose, disaccharide man siya. Mahilis dayon yung kinaon, sir. Okay, so kana no. Kay kinahanglan niya og adequate and as much as possible paspas na supply of food which is like yan ba glucose bati siya glucose kato lang galactose no. Kay milk man siya. Kay kung lactose siya dugay siya digest no. So, dili siya makatabang. Kay ang problema sa kuno ano, sa dehydration sa kadang lost bowel movement is dehydration and starvation ano pag deprive siya mo sarili o absorption of nutrients madehydrate pag gigit ka so dugay i-digest gamay but dili gyud siya nga naka lisod i-digest pero bata man gud no so ang bata mura pud na siya og hummingbird or sunbird no. Ang iyang digestive system is dili pa na siya ingana ka kusog. Eh, mo lang soft diet pa na siya. So, the same po sa concept sa
katong dagko na, no? Para dili kayo maghago, dali lang ma-digest ang pagkaon. So dapat as much as possible soft. Okay? Yan na. So when we speak of polysaccharide, this is a type of ano, ang carbohydrates which is tightly packed and siksik liglig nag-uuma po na carbohydrates or carbon chain, no? So mo siya starch, no? So manang pagbukaon kay dahan ng rice, busog kayo. Okay? So ang uban tungod sa tightly packed sa carbohydrates, halos din na siya mahilis, no? So cellulose, di ba? Ang kamunggay pagawas unsa man? Pagawas sa kamunggay, guys. Pagawas sa munggos, pagawas sa mais. No? Kamunggay lang diyan apon, di ba? Oh, di mo gudam mo tan-aon, sir. Ingana, no? Pero ingana na siya. So mahimo siyang fiber, ang cellulose. Mo na siya ang fiber. So makatabang siya sa digestive na system. Kay unsa naman ang makuha nato sa mga fibers sa pagkaon? Absorb lang nato tong nutrients and vitamins that it carries, but we cannot digest it really, no? The same sa starch, ang kuha nato diha is katong ATP lang man, no? So during digestion, dili kita nagakaon, guys, og katong whole grain or bisan pa og katong ginagmay nga grain tapos isiksik sa atong cells, dili man. Ang kuhaon diha after all is katong charge lang man niya, which is ATP, no? So ATP ang kinahanglan diha. Okay? Then of course we have glycogen. Mo na siya tong nasa kuan, no? Nasa mo siya layer of kuan nga makita nato sa tissues of for example sa cell wall. Okay? Or sa isa ka bacteria, no? Or chitin, kanang tightly packed nga carbohydrates ka makita sa buko-buko sa bakukang or iyahang carapace or exoskeleton niya, no? So di siya protein tanan na siya carbohydrates, that's why di siya basa-basa ma dissolve or impermeable siya sa tubig, no? So kanang mga tightly packed nga carbohydrates like starch, di mo siya basta-basa mabasa. Like ang bugas, kung imo siya basa og tubig, di man niya basa, di man basa-basa maka penetrate ang tubig. Nabasa siya at the surface but wala siya nasook og water, no. So ingana. Okay, so monosaccharide, disaccharide. Mato mga examples kag ganiha. So ingana iyang composition pag disaccharide, no. So mo nang so dili kay siya i-digest dugay, no? So mo na pag busog kay ka, magduka gid ka, no? Pag dahan kay carbohydrates kinakaon. Okay? So yun na, because ang evolution sa tao ganong nahimo siyang marag mas nidako ang iyang brain kumpara sa iyang previous nga form or ancestor species niya. It's because of our youth protein na consumption and cook pagid na protein, kaya mas dali magod i-digest ang protein, no? So try gud ninyo og kaon og daghan na meat. To be honest, dili siya, dili mo kan na murag mas dali mo hilisan, or I mean mas dali mo gutomon pud at the same time kung puros lang meat yung ginakaon, kaya dali siya ma-digest. So pag dali siya ma-digest, meaning to say magamit dayon ang nutrients and ma-minimize ang activity sa imong digestion o murag dako siyang time nga magamit sa brain, no? So kung mag-exam mo, ay mo palabi ka on og daghan ang carbohydrates kay mag-focus ang inyong digestion, bugat man bisan may i-digest ang carbohydrates. So mag-focus ang inyong kuan dito sa inyong pag-digest sa carbohydrates, no? So dapat mas taas ang percentage sa protein, no, during exam, okay, para magamit dayon ninyo ang energy nga ma-digest sa para sa brain activity, no? So mo to ginaingon sa mga evolutionary scientists, no? Especially pag well cook pagyud ang protein, but di po siya tong sobraan ka lata or sobraan ka sugba kasunog, ingan tama-tama lang. Okay,
So we have that's carbohydrates. But bisan unsa na siya kakuha na carbohydrates, nothing special about that because of the chemical composition nga naa siya. Or unsa siya. So next we have lipid. So ang lipid, it's money, either fats, oils, waxes, phospholipids, kana makita sa cell membrane or steroids. Still, nothing special about lipids because parehas lagi apon siya sa carbohydrates, CHO. So, di kasi siya daghan og elements. So, what is, kuan lang sa lipids is mas gamay ang iyahang oxygen o mas daghan siya o hydrogen chain that makes it insoluble or hydrophobic. Kaya mas gamay siya o oxygen. Remember na to, ang oxygen ba kay present siya sa water. No? So kung daghan o oxygen ng isang carbon or organic compound which is carbohydrate, so mas dali siya ma-permeate, dali siya mabasa, dali siya ma-penetrate og tubig. Since mas lesser ang oxygen sa lipids, so hydrophobic siya, mo nang di gyud magsagol ang water ug ang tubig. So that's the reason behind. And of course, still a source siya of energy. Eh? Source of energy, to be honest. But how to utilize it, nga bagamit din siya, no? Kay kinahanglan pa man nimo siya i-burn o tarong. So mas dako ka og requirement na or energy nga i-exert para ma-burn siya. Okay? Kay dili mo siya katong paras lang atong monosaccharide or disaccharide nga dili ka kay digest. No? So pare-pare lang yan po sa polysaccharide. And the problem here is hydrophobic siya. No? So, kay hydrophobic siya, unsaon mo siya ma-break because digestion is breaking the macromolecule of the nutrients with macromolecule into simpler form. So, unsa man ang maka-break sa lipid, which is sometimes, if not most of the times, acidic substances, no? So, pag oily ay mong pagkaon, this is the very reason why mag-exert ang imuhang stomach to produce gastric juice to digest it, no? So dili maayo nga daghan kayo ka gina-intake nga oil kay mo na reason nga naay acid reflux. Inga na. Okay? So we have major classifications of lipids, no? So we have triglyceride, so mo na fats, oils, phospholipids, mo na siya to nasa cell membrane. And steroids, mo ni siyang ginainom ninyo, di ba, girls? Ang sa kanini nga brand? Vitamins. Ah, wala niya kainom, Anidre? Wala niya kainom, og Myra? Eh? Wala sa akin. Ah, wala pa. So, ang sa reason, like, para sa, ano, sa information sa mga babaeng anong kinahanglan mo mag na steroid o kinahanglan mo og tawag ani ining body fats, no? So nganong mag take pod og Myra mo siya ang kwan diha kay ang mga babae dapat na ay body fats. Okay, mo nang kung masobraan pod ang body fats, mo nang mahimo siyang extra layers. Okay, so bilbil ang tawag, no? But para sa babae, kinahanglan og cellulites or steroids. Kay kamo baya ang magbuntis, no? So kada siya mahimo na siyang food someday kung mga anak mo inga na. Okay? So or magbuntis din mga anak, magbuntis. Okay? Dependent kayo ang bata sa unsa ang nasa resources, no? So unsa tay pinaka kuan na magamit ng no? Steroid niya na sa iyong lawas, useful kay na siya. Inga na, no? So, munang reason na pag magdalaga na, ito murag mag-glow, mag-blooming, yun na. So, but ang dapat na pag-take sa vitamin D, nasya'y kanang, ano, nasya'y katong kauban na cholesterol, eh,
o katong vitamin E o katong lecithin plus na siya'y kanang intake of cholesterol or bisan meat kay anang asteroid is fat man na siya. So dili ka makastore og fat, sila ka inom og vitamin E, dili ka makastore og fats or cellulite, di siya fat, good ka tong body fat lang ni peace. Kung wala tong kwan, sila ka inom og mayra e, wakay kaon-kaon og karne, so saan mo siya magamit? So mo na siya ang problema. No? Tapos vitamin D would parang make sure that this hormone plus the substance would parang mahimo siyang kuwanda baka ng cementing na kuwanda mechanism na siya ang mag-glue no, siya ang mag-glue para mag-band ni siya. Okay, kay mas complicated naman na siyang chemical structure eh, to be honest. Kung magtanaw lang ta sa kanang simple lang kay na carbohydrates, tanaw na siya, simple lang kay na siya ang chemical structure. Pero pag dito na sa mga hormones, cholesterol, mga na, so mas ko na siya, mas sophisticated na siya o chemical bond, mga na. So, okay, mga na siya, lipid, mga na yung bonding. So, na siya taas kayo ng carbon chain, o each carbon na siya constituting hydrogen. Okay? So, but ang yung oxygen is very minimal. So, mo na siya ang reason nga nung di siya basta-basta ma-dissolve. Mo na siya. Okay. So, fatty acids. Fatty acids. So, ang lipids karon nakadepende siya if it's saturated or unsaturated. Pag saturated, ang iyahang kuan is mas daghan siya og hydrogen pag saturated. So ang natin nakita diri nga isa ka linya guys. So mo na siya ang single bond of carbon. So para magbond ang duha carbon dapat na hydrogen sa tunga. Okay? So meaning to say na available na bonding and like na remove ng hydrogen sa tunga. Okay? So nagka-bond ang kuan ang balikan na to. Tanaw na to ang structure. Dara, mo ni. Okay? So, na-remove ang isa ka hydrogen or walay hydrogen like dari. So, nahimo na siyang quad. Kini. Okay? Carbon bond. Okay? So, still saturated na siyang fats. Kato ni siyang pag mabugnawan siya, isang room temperature lang matulog, no, which is di siya healthy. So katong very unsaturated fats, mo na siya tong daghan og hydrogen nga na-remove o mas daghan og carbon nga nag-bond. So mas dali siya makan, mas daghan man siya carbon og mas less ang oxygen, or mas less ang hydrogen, mo na siya ang reason na dali siya ma-dissolve o dali siya magamit sa lawas. For example, ikumpara nimo ang omega 3 nganong ginaingon sa doktor nga mag-take omega 3 healthy. Kay dali siya ma-digest kay bisan pag bugnaw ang panahon ang omega 3 liquid gihapon. So dali siya magamit sa lawas. Pero ang saturated fat pag bugnaw ang panahon dili siya basa-basa ma-dissolve. So dili siya magamit din sa lawas. Mao na siya ang reason diha. No. So lipids is important and very useful sa body. But as much as possible, ang type of lipids nga itong ginakaon is unsaturated. Nasabtan nyo guys? Kaya para dali siya magamit sa lawas. Okay? Mano siya ang reason. Tapos, ingat niya may tabo. Diba, ganahan man kayo taga ng prito. Diba, ganang deep fry, no? Tapos, only rice pag yun, diba? No? So, katong napay face-to-face sa klase, maugin ay pahimungtan sa estudyante, gutom kayo. Tama ba guys? Yes, sir. Tayo lang yun kang kaana karon, kanang nukan na kanukan. No. Ang problema diha, kay ang ginagamit, ang available diri sa local market na itong oil, na barato, is palm oil. So, ang palm oil is saturated fat na siya daan. Kay kung tanawin mo siya, di ba, laut kayo, kumpara ni mo sa coconut oil. Ang coconut oil, kay mas mahal mangod siya. So, ang coconut oil is neutral siya.
No, dili pud siya katong unsaturated nga para sa omega 3, pero mo na siya dapat gamiton for cooking like frying kay dugay siya mag-hydrogenize, no. So ang problema anang tay for bisan pa og coconut oil, pero kung i-burn nimo siya og maayo, lunuran nimo siya kapila og manok, eventually masaturated siya kay masunog ang pinakauna masunog man diha sa oil, guys, kung inito nimo siya ang carbon, di ba? Masunog inga na magid ang nature sa carbon like papel, kahoy, di ba? Masunog kung imo siyang sindihan, tama? Tama ba, guys? No, pag imo siyang sindihan, masunog siya. So, ang una masunog sa imong mantika is katong kanang kuan kanang carbon. So, the more siya nga mag-hydrogenize, so the more nimo siya balik-balikon og luto ang oil, mahimo siyang saturated, mahimo siyang cholesterol eventually. Nga bisan og gamay lang nga kuano, bad cholesterol I mean, no. Bisan og room temperature natulog siya. Or gamay lang nga decrease sa room temperature matulog na siya. And dili siya healthy mo nang dili gyud healthy ang magkaon og kanang deep fry nga kapila na gi-deep gigamit tong mantika. Isa ka gamitan lang gani na, no. Sa balay, di yun malikayan na malunuran o kapila ang mantika o kanang isda or karne. Yan na. Pero sa ko, pag medyo pangit na kay tanawan ang mantika, ginalabay na nako na. No? Depende po sa budget o sa ay. Nga na. Pero lahig itong kanang subragid siya ka sunog. No? O gibalik-balik na siya kapila o prito. Tanawin mo nang diha sa mga manukan, guys. Tanawin mo nang ilang kuan, 'di ba? Almost itom na, 'di ba, ang mantika. Okay, sunog na kaayo siya. Okay? Tama ba? Tama ba ko? O basig mali lang ko? No, so mas better gyapon tong lechon manok. Iya na, no. Ay na kuan. Okay. So nga na. Then, mo jump ta sa mga examples na siya. No? Though, ang lipids is very important for the cell. No? So, mo ng phospholipid by layers. Steroids, katanggi yun ako kaganiha. Importante kayo sa lawas. And, of course, protein. So, ang protein, extra special na siya kay di na siya CHO lang. So, na siya nitrogen. And sulfur, no? So the very reason why pag mamatay ta mo baho ta, guys, is because of the presence of nitrogen. Kay initrify man siya sa bacteria, mo na nitrification, no? So mo na mo baho pag mamatay ta or bisan ang animals unsa pa na siya. So walay excuse niya because of the presence of nitrogen in our protein. So atong panit na to, atong unod na to, protein mo na siya. So mo na siya ang magbaho. Okay? So protein is very useful, no, for growth, for structure, maintenance, regulation, transport, and defense mechanism, and of course, nutrition. So, ang atong lawas is nag-synthesize of protein, but to maintain the protein structure of our body, that's why we require also protein consumption. Muna nag-account of protein. No? So, either plant-based or animal-based na siyang protein. Importante katong protein na useful itong kinahanglan niya sa lawas, no? Kung depende siya kung saan siya magamit, no? So kung mag bodybuilding ka, gusto mo na ako yung lawas, so dapat ikaw masika o rice, dapat yung ginakaon protein kay para mag-build ka nga. So protein is made out of katong ihang kwan, katong gikan niya sa amino acid, so mag-build siya. So muna yung different amino acids. And they are all responsible in building different types of protein. So, lahi ang protein na kinahanglan sa muscle, lahi ang protein na kinahanglan sa different tissues, lahi ang composition of protein nga makita sa liver, makita sa heart, makita sa intestine, makita sa muscle, o specialized tissue sa body. So, mo nang lahi-lahi po siya o basis. So, gikan siya sa different amino acids. Okay? So, well, major function niya is enzyme, protein, storage, transport, regulatory, movement, no, like muscle movement and protection. No? For example, sa regulatory protein. So, natay protein nga control
ang complexion sa body, no? Sumuani siya tong, di ba, sa Jessica Soho, na tong katong puting awak, kakita mo ito, guys? Katong puting awak. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Katong naputi ang awak, it's because na-lost niya ang iyong ability to produce melanin. So, dili man siya body, like, para masulti siya nga albino, so, leucism siya, no? So, di siya albinism, but leucism. Kaya dito siya sa feather. Lahi man ang protein composition sa feather kumpara sa skin. So, man lang di siya albinism, but leucism, no? So, kung ilaga na siya, or bitin na siya, nga puti, something like albino, inga na. So, moto na albinism, inga na. So, ang regulatory protein para na ay murag color is, I think, kung dito sa amino acid is tyrosine, no? So, kining tyrosine is a gene, no? Capable ni siya, pag may mo siyang protein, guys, kining amino acid, responsible ni siya producing regulatory protein nga para sa complexion, no? So, tyrosine. May mo siyang tyrosinase. Ang role sa tyrosinase is pag ang isa ka animal, especially sa mga temperate countries like polar bear, so pag wala yung present sa adlaw, pag winter, puti kayang polar bear. Kay dili functional ang tyrosine. No? So wala yung production of melanin. So mag-dominate siya. So pag naay adlaw, ang trabaho ni tyrosine iyang mag-activate ang melanin, sorry, no? So pag naay adlaw, so ang tyrosine is dili siya mugana, ma-overwhelm siya ni melanocyte, no? So mo nang pag summer ang polar bear, di po siya mahimong itom, but mahimong yellowish ang iyang balahibo. So ang purpose ana para ang polar bear mo blend siya sa nature, sa Arctic, which is mga bato-bato man na diha. Inga na. So inga siya pag winter puti kay siya because walay dili man ma-trigger to siya nga protein, no. So mahitabo po na siya sa uban na animals like Himalayan rabbits o uban pa nga mga kuan na during winter puti kay sila, pag summer na ay dark spots nga mo color mo gawas ang balahibo, no. And it happens also sa mga migratory birds, no. So, namin gitawag ana nga breeding plumage o summer or winter plumage. So, kay kung summer, so magbreed sila. So, during summer, colorful kayo ang migratory bird. So, kung naka dito sa North Pole or asa man siya nga lugar during summer, kung nakita na din mo siya sa Philippines kung birder ka, pero din mo siya ma-distinguish kung naka siya dito sa northern area during summer, kay mausap ang ihang color, no? Kay mahimo siyang summer plumage. So, ang reason ato is ang genes niya nag-activate because of consistency of sunlight. So, naana siya. Muna yung regulatory protein. Nga na ang trabaho. So, sa tua, dominant kaya sa tua dari sa Asia, nga dark ang atong complexion, over time, natulog ang atong tyrosine. Eh, wala siya kayo ginagamit sa body. Kaya perminti man ang adlaw dari. So, muna ang reason po nga puti ang mga Caucasian, kaya na time dito nga, walay adlaw during longer nights during paras karon. Ingon sa akong classmate nga bago lang na kaabot ito kay Shane Scholar siya. Nag-comment ko ganiya alas 9:00 e siya nga pare ko wala pa ni gawas ang adlaw karon. So iya na, no? So winter kaayo. Okay? So moto regulatory protein, protection of course itong immune system importante kaya na siya. Ang enzyme, kaya number one, guys, ang trabaho sa enzyme is to facilitate activity, no? Biological activity, no? Structure, mo na siya tong protein, mo na siya tong buho, koko, basta na structure, no? Storage, mo na siya tong mag-store og nutrients like albumin, nga nasa itlog, kanang egg white, nga tawag na to, no? Which is present po na siya sa egg cell, no? Sa mga babae. O, napo na siya sa sperm. Inga na. Okay? So, enzyme. Kana, no? Agihan lang na to. Agihan lang na to para makita sa recording. And lastly,
we have the nucleic acid, no? So ang nucleic acid duha lang ka type RNA o DNA, no? So as I said, ang RNA is ribonucleic acid or ribose, na siya'y ang sugar is with oxygen. Ang deoxyribose nucleic acid is ang sugar is kikuan siya og oxygen. That makes it very negatively charged. So what is special about nucleic acid? Nagapos siya nitrogen because of the nitrogenous basis nga nasa iyaha, but this time phosphorus iyaha instead of sulfur because of the presence of phosphate. Ang phosphate is mo na siya ang backbone sa DNA, no? So kanang nagabuhat mo og sa una sa inyong science na project, kanang every time nagabuhat mo og katong, di ba, helix sa DNA. So mo ni ang phosphate, mo ni siya tong sugar og mo ni siya tong nitrogenous basis, no? So mo atong nakita niyo nga helix katong mura bitaw unsa man ako nang helix, so magtan-aw mo kanang structure sa DNA. Okay, inga ni. So kining helix, kining na sa kilid, mo na siya ang phosphate. Okay, nasabtan niyo guys, nakuha ko. So katong sa tunga, mo ni siya ang nitrogenous basis. And kana sa tunga, mo nitong istorya na to gaganiha nga 5 carbon sugar. Okay? Nakuha ko guys, katong pentose. Okay? So mo ni siya. Okay? Og na siya ATCG, no. So walay T, walay thymine kung RNA, mahimo siyang uracil. Okay? Nakuha guys. Inga na. So nucleic acid. So unsay trabaho sa nucleic acid? Responsible siya in production of the production of protein and other important substances sa ato ang lawas. Kana. Okay? So DNA is double helix. Tapos single helix or single strand ang RNA. Kana. Okay? So stop sharing. Guys. No questions, guys. Clarification. So dito sa wala. Okay, so i-post lang nako ang inyong assessment, no. As I said, dili na ta magamit sa assessment nga naa dito sa module. Sabon ako ang assessment. Okay, so sa silid na lang, sabon sa magbuhat pa ko og silid kung wala nagbuhat ang wela og silid para sa tua. Kung naa man siya ako i-modify, then dito na ang mga assessments. Okay? Okay? Yes po, sir. Sige. Tapos, pag malugaran ako within this weekend, akong i-upload ning recording na to. So, i-answer na ako ang recording, guys. Kung napay pangutana sa para ma-upload siya sa recording. Wala? Wala yung pangutana? So, sayon pa man kainin siya. Okay. Tapos, pag may tagburag fundamental basis of matter, wala mo ko tayo dapat i-negotiate or i-argue. Okay, mo na mang gina siya. Okay? Sige. So, yan ako recording.